So hello, what is up ulit sa inyo mga ka-istorya natin? Welcome back dito sa Stories Philippines Podcast. It's me again, your host Rap, nagbabalik for another episode. Kamusta guys yung nakaraang B1 Gang series natin, which is yung B1 Gang Case File Number 7. Nagustuhan nyo ba yung storya nung maskara ni Longhino at kung paano hinanap nung B1 Gang yung salarin? Kung sino ba talaga yung nagnakaw nung maskara? Alain mo yun, no? Yung mismong kaibigan pa mismo ni Mang Efren na si Mang Darius pala yung nagnakaw. So, minsan ganun talaga sa buhay eh, no? Sabi nga nila, the greatest enemy in life is not someone you didn't know, but someone who is close to you. Kaya ingat-ingat tayo dyan sa mga kakilala natin, especially dyan sa mga kaibigan natin. Who knows, baka tinitira na pala tayo yan sa likod, no? So I hope you like that story, I hope you like that series, and nagkaroon na naman ng maganda at masayang ending etong B1 Gang doon sa case file na yon. But here we are again, magkakaroon na naman tayo ng isa na namang series, ng isa na namang B1 Gang case file series. So dahil tapos na tayo sa case file number 7, we are now going to move on to case file number 8. So wag na natin ito patagalin. Let's get it on. B1 Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 8. Wildlife Detectives. Isinulat ni Armin T. Santiago II. Kabanata 1. Tiyanak sa airport. Biglang napahinto sa paglalakad ang dalawang cargo handler ng customs warehouse sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Bakas na bukas sa mukha ng mga lalaki ang pagkalito at pagkamangha. Kapwa napakunot noo at nagitla sa narinig na hindi pangkaraniwang tunog. Parang galing sa bandang likod. Usal ng isa na biglang napahawak sa manggas ng suot na overall ng katabi. Shhh! Huwag ka muna maingay. Baka umulit yun. Saway ng kasama nito. Medyo iniyuko nito ang ulo upang matansya kung saan magmumula ang kakaibang ingay. Tinalasan ng mga lalaki ang pandinig. At hindi nga sila nabigo nang muli may parang maliit na bata ang impit na umiyak. Animo, pinaghalong iyak ng hayop at paslit ang kanilang narinig. Hindi napigilan ng dalawa na panindigan ng balahibo sa batok. Sus, Ginoo. Baka may tiyanak dyan. Nahintatakutang bulalas ng isa na nambilog ang mga mata. Bayi naman ni. Saway uli ng kasama nito. Tiyanak sa airport, bay? Eh ano yun? Kibit balikat ang isinagot sa tanong nito. Isa lang ang paraan para matiyak natin. Sagot ng ikalawang lalaki na nagsimulang humakbang patungo sa pinanggagalingan ng iyak. Mabilis na sumunod yung una. Ayaw nitong mapag-iwanan. Manakanakay, kinakabahang nagsusulyapan ang dalawa ngunit nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad. Kung nagilalas man sila kanina sa narinig ay lalo silang nagtaka nang matunton ang pinagmulan ng kakaibang ingay. Natagpuan ng dalawa ang mga sarili sa harapan ng isang may kalalakihang kahon na nababalutan ng kulay kayumangging wrapping paper. Butas na butas ang papel
tila sinadya upang makahinga ang sinuman o anumang nasa loob. Tiningnan ng nauna ang mga papel na nakapaskil sa kahon. Galing palang Karachi ito. Ang Karachi ang capital city ng bansang Pakistan. Napasinghot ang lalaki na pangiwi ito sa masangsang na amoy na nagmumula sa loob ng kahon. Ang baho! Ano kayang laman nito, bay? Ay, bay, silipin mo kaya? Nagdalawang isip ang nagtanong ngunit nanaig din ang kausyosohon nito. Bumunot muna ito ng malalim na hininga at saka yumuko. Ipinikit ang kaliwang mata at maingat na sumilip sa butas. Ilang segundo pa lamang ito nakasilip nang biglang mapaatras ang lalaki. Kitang-kita ang pagkalito at pagkamangha sa mukha. Bakit? Kinabahang tanong ng kasama nito. Mata? May mata ba'y? Iyon lamang ang naisagot ng nagitlang lalaki na nakaturo sa butas na pinagsilipan. Hindi na rin natiis ng ikalawang lalaki ang sarili. Sumilip iyon at tulad ng kasamay kukurap-kurap na napaatras iyon. Hindi makapaniwala sa nakita. Matanga! Bulalas na iyon dahil nang sumipat ay matang nakasilip din sa butas ang nakita niyon. Nilakihan ng dalawa ang butas ng papel upang higit na makita ang laman ng kahon. Hindi naman kasi nakakatakot ang matang nakita nila. Kung tutuusin ay parang malungkot pa nga ang mga matang iyon. Kapwa tuluyang namangha ang mga lalaki sa tumambalad sa kanilang paningin. Gorilya? Ang gitlang bulalas nila. Ang matang nasilip nila ay mata ng batang gorilya. Maliit lamang ito pero mukhang gorilya na talaga. Sa tansya nila ay wala pang dalawang talampakan ng taas. Nakapiit ito sa maliit na kulungang kahoy na tamang-tama lamang sa sukat nito. Kulay itim ang makintab na balahibo ng gorilya sa buong katawan, bukod sa mukha. Dibdib kamay at paa. Ngunit mukhang grogi pa ang unggoy dahil pupungas-pungas pa ito. Bay, alisin na natin ang takip, sabi ng isa na tuluyan ng pinunit ang nakabalot na papel. Muli silang nagulat sa nakita. Marami pang ibang kulungan na puno rin ng iba't iba pang klaseng tsonggo. At kahit hindi sila nakakakilatis ng hayop, alam nilang hindi pa karaniwang matsing ang nasa harapan nila. Nakakaawa naman ang mga unggoy. Mukhang hirap na hirap sa pagkakakulong. Naiiling na puna ng isa. Siksikan ng mga hayop. Sa isang kulungan ay pinagkasya ang 5 tsonggo. Ngunit, bukod sa gorilya'y tulog pang lahat ang ibang unggoy. Mukhang sinaksakan ng tranquilizer dahil ni hindi pa tumitinag ang mga ito. Muling natawag ang kanilang pansin sa gorilya. Inilawit ng batang gorilya ang mga braso nito sa kulungan. Parang paslit na nagpapabuhat o kaya'y humihingi ng saklolo. Napangiti naman ang dalawang lalaki. Inabot ng isa ang nakatanghod na kamay ng matching. Nagulat pa iyon dahil parang kamay pala ng tao ang kamay ng gorilya. Malambot at may guhit ang palad. Ewan ko yung ibabay pero tiyak kong endangered species ang gorilyang to. Pahayag ng isa dahil hindi niyon kilala kung anong uri ang ibang tsonggo. May permit kaya yan ng sites? Meron man o wala i-report na agad natin yan kay Chip. Mungkahi ng kasama niyon na sinabayan ng paglakad patungo sa tanggapan ng hepe. To be continued.